Okay guys, this is Fusina Moto. Nakikita natin ngayon ang Dominar 400 UG. This is the newest and the latest Dominar in the market. So ito ang bago nating re-review. So let's go! Okay yun guys, this is Pilot Darwin Marquez. So sa kanya po yung Dominar na to. Thank you po sa pagpapahiram ng Dominar 400. So yun bro, kamusta? Okay siya. Okay yung Dominar 400. For me as an owner, sa akin sulit siya for its price. Kung sabihin natin meron kayong budget, pag Dominar kayo, kasi for me sulit siya. Nandito na lahat, inverted fork, dual overhead cam, tapos digital display, lahat nilagay na nila eh. So, makakapunta pa sa expressway. Mm-hmm. Ako, so far, owning the Dominar for 1 month now, natutuwa ako. Kasi, ang ganda ng performance niya. Tapos, sulit eh. Wala na akong mahanapin pa eh. Kumbaga, sulit siya. Sulit. So, yun, sulit. So, yun bro, salamat sa pagpapahiram ng bike. Salamat sa time mo. Okay guys, sa engine tayo ng Dominar 400. Meron itong 373cc liquid cooled 6-speed constant mesh na transmission. And ngayon naka-slipper clutch na din to. And of course, yun nga, yung patented technology ng Bajaj is yung DTSI triple spark. So yung digital triple spark, yan naka-tatlong spark plug po ito. Like dun sa Rouser na na-review natin last time. So, that enhances your fuel consumption and performance. Now, ang bago dito sa Dominar na to, sa engine na to, ito yung naka-dual overhead cam. So, mas may bigay ang acceleration nito. Mas maganda ang acceleration. Sa, para sa nagtatanong kung expressway legal na ba to, yes, expressway legal na po itong bike na to. Sa paper, sa CR, naka 400cc na to, hindi na to 373. So, pag binili nyo tong bike na to, yan, pwede na kayong mag-expressway. Okay, sa performance naman ng engine na to, low to mid rev yun, parang typical na, actually, typical na single cylinder. May bigay din naman agad. Okay din naman ang acceleration, mabilis. Pero yun, more of a power cruiser siya. Hindi siya tulad ng mga kasabay niya ng, halimbawa yung Duke 390, yun, medyo aggressive ang acceleration nun eh, tsaka torque nun. Ito, ano, i-tone down mo lang ng konti, yun na siya. So, okay din yung power, hindi naman bitin, maganda rin naman ang bigay ng power din itong bagong Bajaj 400. Ngayon, brakes naman tayo dito sa unahan. So, naka-vibre na din to. So, yun, as I mentioned dun sa NS200 sa last review, ang Vibre is by Brembo. So, meaning naka Brembo brakes na rin to. Pero, yun, yung, ito yung mga ano, Brembo na pangtapat sa Nissin. So, yung mga sa mga lower version. Pero, yun, goods na naka Vibre to. And, of course, naka dual channel ABS na rin. Okay ang kapit ng braking system, maganda. And, sa yung kapit ng ABS, yung palo ng ABS, okay din naman. So, safe na safe ka dito sa brakes ng Bajaj Dominar. So, okay na okay din to. Brakes na sa unahan. Ayan na yun. Ito namang rear. Itong rear brakes niya, ganun din. Naka-vibre din to. And of course, yun nga, as I mentioned, dual channel ABS. Pero yun, likod, medyo may pakinabang naman, pero hindi naman sobrang hina. Pero yun, sa mga big bikes kasi, usually ang brakes medyo mahina. Pero yun, okay ang brakes din sa likod. Makapit din naman. On time ang stopping power. So yun, maganda rin ang brakes ng budget sa likod, ng Dominar sa likod. Okay rin, maganda. So, suspension. Suspension, ito yung bago dito sa Dominar na UG. So, naka USD fork na rin siya, upside down fork. Maganda rin yung
fork niya. Medyo stiff, pero okay pa rin. Hindi naman siya sobrang stiff or sobrang tigas. So, sakto pa rin yung tigas niya para sa bike na to. Okay na okay pa rin naman. Especially dito sa unahan. Okay rin naman ang play. And yun, ganun din dito sa likod. Naka Nitrox din to. Endurance din yung brand. So, same din sa NS200. So, ang adjustable lang dito is tong rear. Pwede nyong i-adjust tong spring. Pero yun, wala siyang compression adjustment. Ganun din sa unahan, wala din. Pero yun, goods pa rin ang suspension niya dito sa likod. Pero yun, dahil malubak ang Pilipinas, so ako medyo palalambutin ko ng konti if ako yung mag-adjust nitong bike na to. So, let's check the gauge. Tingnan naman natin tong gauge niya. So, dalawa yan. Actually, meron siya dito sa may tank area and meron din siya dito sa unahan. So, una, buksan natin. So, this is what it looks like. So, yan. Good thing meron ito. Yun, nakalagay side stand. So, meron siyang indicator doon. And, yun. Ito yung bago dito. Meron siyang gear indicator. Tapos, nandito yung auto tsaka time. So, ito na babago to eh. So, pipindutin nyo lang. Ayan. Ayan. Pwede nyo ngayon. So, sa service, side stand, yun. Then, yung average fuel consumption. So, pretty accurate naman to yung sa fuel consumption niya. Ayan. And, so, yan. Yun yung mga meron dito sa gauge na to. Okay, so, you got your fuel, your speed, or RPM, check engine light, neutral, ABS, and warning light. So, yung warning minsan, pag mababa na yung fuel or meron siyang message dyan, kung may problema or mababa na yung fuel. So, dito naman na yun, nandito yung gear. Yan. Tsaka yung time. So, pretty useful naman tong dalawang to. However, eto, habang nagra-ride, hindi mo naman to titingnan talaga lagi. So, yun. Pagka naka-stop ka lang usually ito eh. Pero, yun. Maganda pa rin na meron ito. Handle grips. So, sa handle grips, the typical Bajaj, yung merong illumination, may ilaw. Yan, maganda ang quality pa rin. Kinip pa rin nila itong ganitong style. So, yan, napakaganda. Mirrors, yun. Mirrors ang isa sa maganda ngayon. I like the mirrors of Bajaj Dominar. Maganda. So, yun, maingay yung kapitbahay. Di ko alam bakit. So, ito. May nagko-complain kung paano i-adjust kasi matigas daw. All you have to do is grab the mirror. Tapos, pwede nyo na siyang adjust. Yan. Ganun-ganun mo na siya. Yun. Although matigas talaga, pero good thing yun na matigas kasi pag nasa high speeds ka or yung vibration ng bike, minsan, di ba, tumutupi ng automatic yun. Sensya na sa maduming kamay. Kagagaling lang sa ride. Okay, so yung mga ilaw naman, naka all AED na rin to. Yan. Headlight, pati yan, signal light. So yun, napakaganda. And also, dito sa likod. All LED na din. So, yan, mga ilaw niya. So, goods na goods. Full package ang Dominar 400. And yun, yung nagustuhan ko sa kanya, meron na siyang stock na crash guard. So, yun, safe na rin yung bike mo from drop or yun nga, from temp lang. Yung goods na rin, meron na itong crash guard kabilaan. Yan, di ba? So, gwapong-gwapo ang Dominar. Full package. So, itong bike na to, naka VMAX na. Pero, I prefer the stock. Pero yun, okay rin naman. Pero yun, bulahaw. Maingay lang. Pero maganda ang ang VMAX na pipe. Shoutout po, VMAX. Maganda naman siya. Yun, upuan naman. Maganda naman upuan. Napaka-generous ng foam. And sakop naman lahat ng pagka-upo mo dito, sakop na sakop naman yung puwet mo. And of course, yung pillion, napaka-importante if may iaangkas ka. So, yun. Pretty comfortable. Napaka-ganda ng upuan. Pero hindi naman siya sobrang komportable. Pero yun, okay na okay pa rin.
So ayun, overall solid ang Dominar 400. Pang daily, napaka mura nitong bike na to kasi 195. Ayun, you got this bike. You got this good looking bike. Yung naka upside down fork na, dual channel ABS, dual overhead cam, and of course, yun nga yung patented ng Bajaj, yung DTSI na yan, which is yung digital triple twin spark. I'm sorry, digital triple spark ignition system yun, DTSI. So, yun yung isa sa pinagmamalaki ng Bajaj na meron sila. And of course, sa 195,000 pesos, yun, naka-crash guard natin tong bike na to. Yun nga, fuel injected, good performance, and good, ano, good after-sale service. Kasi, yun nga, kinikater to ni Kawasaki. So, yun, lahat ng pyesa na-provide nila. So, okay na okay itong Bajaj Dominar 400. Para sa beginner, yes, beginner, pwede din to. And of course, sa mga riders na experience na, yung mga matatagal ng rider, yung mga talagang patikang rider na yun, ma-appreciate nyo din to, itong bike na to. Goods to pan daily, goods to sa mga long rides, goods to sa ano, sa mga endurance race, or goods na goods tong Dominar 400. Ayun, meron ka pa ngayon, ang taasan, no? Pwede kang mag-angkas ng jowa mo or asawa mo. Yun. This is Musina Moto. Thank you po. And please like and share this video. So, napakaganda po ng bagong Dominar 400. So, I really appreciate yung mga upgrades na ginawa dito from the previous version. Kasi, na-try ko na rin po yung previous version nito. So, napakaganda. So, ayun. This is Musina Moto. I hope you like and share and subscribe.